Hi guys, this is CryptoDime again from altcoinpinoy.com. And today's video, bibigyan ko kayo ng isang trading tips para sa mga mahihilig mag-trade. Magagamit ito sa scalping at day trading, pero it could be used in any time frame. Dagdag kaalaman sa inyong trading journey, this is a quick trading tutorial. Hindi ito basic trading, ginagawa ito ng mga seasonal traders kasi medyo high risk pero high reward. Normally, kahit sinong trader ang tanungin mo, ang sasabihin sa'yo ganito, buy on support, sell on resistance. Basic idea. Tama yun. Agree ako dun, kailangan natin irespeto ang area ng support and resistance. Kasi yan yung lugar na maraming buyers and sellers. Yan yung floor at ceiling. Diyan nagbabounce yung price. Pero ang idea na ito ay hindi applicable sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang support and resistance are meant to be broken. Punta tayo sa chart and let me explain. 1 hour time frame BTC USDT. Ito yung resistance, kulay yellow, at ito yung support, kulay green. Ang support and resistance, hindi lang basta guhit yan. Ito yung area of value kung saan maraming mga sellers at buyers ang handang bumili at magbenta, galing sa uptrend ng price at pumasok sa accumulation phase. Para sa akin, hindi ito accumulation. It's a distribution stage. Kung napanood nyo yung isa kong video about identifying a reversal, alam nyo na yung tinutukoy ko. Sa kahit anong coin or asset, hindi yan tatakbo ng derecho. So as a trader, we always expect a reversal. Pero may mga traders pa din, hindi may iwasan na bumili dito dala ng excitement or FOMO. Kaya nga tayo nakakabenta dito sa taas kasi may bumibili. Kapag bumagsak ang price pagkagaling dito, automatic malakas ang seller dito sa area na ito. It means may resistance. Ang support dito, ito. Kasi dito nagbounce yung price pa itaas. Pero sa sobrang volatile ni Bitcoin, kumakawala siya dyan. Then babalik sa area ng support. Alam na ng mga traders na may resistance sa area na ito, so yung mga short time traders, bibili sila sa support then ibebenta nila dito sa taas. At ito yung bumubuo ng moving sideways. Traders will short this position, then exit sa ibaba. Buyers will buy on this area. Pero you should always remember, hindi ito panghabang buhay. Minsan maikli lang ang tinatagal ng ranging market sa shorter time frame, then magko-continue or babagsak. So paano mo malalaman kung magkakaroon na ng breakout? Katulad nga ng sinabi ko kanina, support and resistance are made to be broken. Sabi nila habang tumatagal na nare-reject ang price dito sa resistance level, lalo itong tumitibay na magdudulot sa pagbagsak ng price. Well, hindi sa lahat ng pagkakataon. Habang tumatagal na dumidikit or pinapalo yan ang price, lumalambot yan. Parang pader na pinupukpok ng hammer. Depende sa lakas at laki ng hammer. Bibigay at bibigay din yan at ito yung magdudulot ng breakout paitaas. Paano ma-identify? Bilangin natin kung ilang ulit siya nagpabalik-balik dito. Then dito, nabasag na. At ito yung titingnan nyo. Buyers on this area are willing to buy on a higher price. Pataas, bullish. Hindi siya na-reject dito, hindi katulad nito. Ito yung magandang entry point. Or kaya ito, stop loss dito or dito. Target profit mo depende sa trading plan mo. Or you can always ride with a trend. Ang technique na ito, nagagamit sa kahit anong time frame, 5 minutes or 15 minutes, lumalabas yan. Madalas ko makita yan sa Bitcoin at Ethereum pag nagtitrade ako sa futures. Practicein nyo lang muna hanggang sa masanay kayo at maisama nyo ito sa kahit anong trading strategy na ginagamit nyo. This is one of the price action na madalas na nangyayari sa trade. Pwede mo samahan ng indicators, pero ako lalo na sa lower time frame, I don't rely that much on indicators. 200 moving average lang sapat na sa akin para ma-identify ang trend ng market. But don't expect na ito ay perfect. Minsan nagpe-fail din ito. Kaya nga lagi kang maglalagay ng stop loss sa ilalim o sa ibabaw kung naka-short position ka. Okay ba? So that's the video trading tips for today. I hope it helps. Good luck and happy trading.